Good day, Philippines! Ayan, good day. Musta ka natics and aking mga 18, mga sisiw, and good morning to Warner Music Philippines. Ayan, ayan ang pag-uusapan natin ngayon. Kung napansin nyo, andito yung complete set ng previous album ni Justin Bieber na Changes. And actually, hindi ko alam kung yan ba talaga yung pinaka-main ano natin ngayon, subject. And may gusto lang talaga kasi akong iparating sa Warner Music Philippines. Hello, hello Warner Music Philippines. Yun na nga. So, bago ang lahat, gusto ko muna magpasalamat sa aking mga new subscriber and mga viewers na walang sawang sumusuporta sa ating Musica World Music YouTube channel. And salamat po sa inyong lahat. And yung mga hindi pa nakapag-subscribe, I hope guys, consider nyo guys na mag-subscribe at least, para at least dumami naman tayo dito sa ating family, sa ating Musica World Music. And higit sa lahat, punta na tayo doon sa pinaka-objective ano natin, yung buod ng vlog na ito. Kasi anong pizza na? Hello, habi nga nung naalala ko yung isang ay, siguro mabuti pa hindi ko na lang ibanggit dito kasi ayaw ko na ng gulo. Anyway, balik to Warner Music tayo. Okay, close up natin ha. Warner Music Philippines. Okay. Medyo naawa lang kasi okay Ken. Last day, napanood ko yung interview ni Ken. I think sa isang kung hindi ako nagkakamali, I think parang sa Middle East yung interview. And radio, I think radio FM station sa Middle East. Hindi ko alam kung Qatar, Dubai, or Saudi. Basta part of Middle East. And isa sa mga na i-tackle about dun sa obviously yung subject ng interview about sa new album na Complex, and yun talagang diniscuss doon sa interview. And isang question doon ang medyo pumoko sa pansin ko, yung tanong nung DJ ay kung alin ba daw, kasi parang ang daming mga during that time, ang daming mga tweet and ang daming mga messages sa ano niya sa Facebook I think or sa Twitter, and then mga question doon, ipinaabot niya naman kay Ken. So ipinasa niya kay Ken yung question about kung alin ba daw ang next single na ilalabas ni Ken na gagawa niya at the same time ng music video. So medyo parang napansin ko yung facial expression ni Ken, parang tumingin ka agad siya sa monitor sa camera, and then sabi niya, bali, tapos na yung aking album. So parang may halong lungkot and may parang yung pakiramdam ko, kasi instinct naman sa tao kung yung on the spot na makikita mo sa isang tao may kung ano ba yung naglalarawan sa mga expression na nakikita mo, di ba? So parang may konting sadness dahil sa mabilis siya kasing sinagot na tapos na yung album ko. So, ibig sabihin, ang nangyari noon ay sinabi niya na lang na wala nang gagawing next single or gagawa ng music video doon sa Complex album. I think parang last na talaga yung single na Stray Dogs. So, yun, doon ako medyo, sabi ko, wait, parang may something talaga. And,
dahil doon, naisip ko, sabi ko, naisip ko na si Ken nga pala ay nakasign ng contract sa Warner Music Philippines. And lahat ng mga decision talaga niyan, guys, ay nasa Warner Music na talaga. And kahit may gustuin si Ken, pag hindi nag-approve ang Warner, wala talaga siya magagawa. So kung bakit andito ito, yan, mamaya babalikan natin yung mga yan. So, okay naman yung, para sa akin, para sa opinion ko, okay naman din yung naging resulta ng album na Complex. But, honestly, kung yung totoo talagang reaction na maibibigay ko, sobrang ang tamlay ng nangyaring mga naging mga pakulo or mga naging plano para kay Ken ng Warner, parang sobrang nakulangan talaga ako. To the point na kahit si Ken parang wala nang interest or wala nang balak pang i-continue yung pagpo-promote ng kanyang Complex, ang bilis niyang nasagot, guys, yung sabi, yung question ng DJ sa Middle East. Sabi niya, tapos na daw yung album niyang Complex and baka daw gumawa na lang ulit siya ng mga songs and in the future, i-release niya. So, ganun-ganun lang. So, anong nangyari sa Warner Music Philippines? So, anong nangyari? Yun na nga. And, anong pizza na? So, nag-expect talaga, hindi lang naman siguro ako nag-expect. I think parang nag-expect din yung karamihang mga sisiyaw, mga avid faniken, na may mga pasabog, mga something na ilalabas, or may mga gimmick na mga mangyayari sa pag-release ng kanyang debut EP. And, wait guys. Sabi ko nga sa sarili ko, habang nag-concept ako nitong videong ito, iniisip ko, sabi ko, parang napasubo ata si Ken sa isang deal na talagang I hope nabasa niya talaga yung contract na pinirmahan niya sa Warner Music Philippines bago siya nag-go, bago binigay niya yung buong trust niya sa Warner Music Philippines. Kasi parang kasi pag nag-sign ka talaga, wala nang bawian yan. And naalala ko tuloy si Lauryn Hill from The Fugees. Ano nangyari kay Lauryn Hill? Sana hindi mangyari kay Ken. And kung naalala niyo si Lauryn Hill, after ng The Fugees, yung kanyang grupo, nag-sign siya ng contract. Hindi ko lang sure kung anong company, anong record company. And yung debut album niya, na-record niya na full album. Kasi alam ko naman na siguro naman lahat na nagpipirma ng kontrata is talagang binabasa ng mahusay, yung maano talaga, yung sinisidsid mo talaga ang pagbasa ng pipirmahan mong mga contract. But yun nga, nagminti siya doon. And after ng first single na That Thing, naalala niyo, I hope naalala niyo yan, nung early 2000 ato o late 90s, si Lauryn Hill, medyo short story lang guys ha, but still kiken yung ating subject. At to the point na parang may mga kasong nangyari, kaya up to now, hindi na nakapag-release si Lauryn Hill ng album. Sad to say, yun na yung pinaka-last niyang album after The Fugees, yung kanyang grupo. After the album ng, after ng debut album niya, wala na siya naging album or follow-up doon sa debut. So, yun na yung first and last na album na nagawa niya. And kasi hindi siya pwede mag-sign ng contract sa ibang record company kasi talagang another case ang mangyayari. So, ng kanyang record company. I think parang hindi ko alam kung anong nalimutan ko na kung anong, I think parang Sony Music din yun eh, pero by the way, yun na nga. So ang hirap lang, balik tayo kay Ken kasi nga
si Ken nag-sign ng contract sa Warner Music Philippines. And then yung Warner Music Philippines, parang sa tingin ko lang, sobrang, ano bang pinaka-right term na pwede kong gamitin? Parang nagpabaya or ano, kasi siguro sa dami ng artist nila, so parang nag-base sila sa, kasi si Ken, di ba, new artist, and then siguro binasta-basta lang yung kanyang debut album, yung kanyang EP, yung kanyang EP album, and wala man lang mga naging pasabog para mag-trend or mga naging plano sana, yung marketing sanang, ay, walang ginawang ganun yung Warner Music Philippines. Buti-buti pa yung last album ni Ken na EP din, yung two songs na Palayo and Bulan. Yun, I think parang independent ano siya noon, wala siyang record company or record label na ano, sariling ano niya talaga yun. Kaya nakapag-release siya noon ng, kung naalala nyo, meron siyang ganito. Meron siyang LP, wala lang siyang cassette tape. Ito yung tape, cassette tape format. And then meron din siyang mga box sets. Ito guys ay box sets. Box set. And dito sa loob nito yung... And dito sa loob na yung album, yung CD. CD format nasa loob. And then yung mga kung ano-anong mga laman dyan. Meron pang ganito, oh. Ayan, boxer. So, ang daming nasa loob nitong box set na ito. So, yung alam ko din, mayroon din nirelease si Ken na box sets. Box set. Sa kanyang website na lahat ng ayun na sold out na, diba? And, nag-release siya ng mga CD with sign, autograph niya, and yung LP na nga, yung red LP niya na limited edition. Lahat yung sold out. Kaya sabi ko nga, buti pa talaga noon na wala pa siyang record company na umahawak sa kanya, ay nakapag-release siya ng mga ganito para sa mga fans. Kaya lang ngayon, instead na mahigitan yung ginawa ni Ken sa sarili niya before, ay parang ewan kasi talagang ano, parang napasubo ata talaga si Ken dito sa Warner Music Philippines. And wala man lang ginawang mga physical album, and then hindi man lang siya ginawa ng ano, yung marketing talagang sinisisi ko, marketing sa, ewan ko sino mga nasa behind the ano dito sa Philippines, sa Warner Music Philippines. Buti pa guys yung nga sila Jonah, sila sino nga yun, si yung si GMA, si yung dating nasa member ng Suga Pop Kids, ay naipromote pa nila yung mga nilang mga EP or single sa Times Square. Kung naalala nyo, i-insert ko na lang dito sa video yung i-edit ko. Ayan, Julian San Jose. Naalala ko kasi nag-trending yun sa Twitter na very proud siya kasi nasa isang malaking billboard doon sa New York yung kanyang cover ng kanyang single. Mga mailan-ilan na mga Pilipino artist, OPM artist na na-i-post doon sa ano, nakapag-promote doon sa Times Square sa New York. Itong kay Ken, yun nga, hindi sila kilala doon sa US. But si Ken, at least si Ken, kilala na talaga. Kasi from SB19, diba, nakapag-tour sila sa US. And kahit pa paano, may mga nakakakilala na kay Ken sa US. So, kahit malang one day na makapag ganun na ginawa kila Julius and San Jose sa Times Square, walang ganun si Ken. And walang mga ganito. Walang mga papromo, walang mga pakulo, walang hindi pinagplanuhan, basta lang. So parang nasayang yung hirap at nasayang yung pagod, nasayang yung effort ni Ken sa paggawa ng album na yan, ng mga song. Kasi sabi niya nga, kung baga, ang dami niyang give up ng mga
yung sobrang pagod yun na sa trabaho, di ba? From world tour, homecoming concert. And then, hindi niya yun, yung after ng mga yun, katakot-takot na paguran. Kung baga, hindi niya ginarap yung opportunity para magkaroon ng holiday, na magkaroon ng bakasyon. Ginawa, tinapos niya talagang EP na Complex. And then, ganun lang ang ginawa ng Warner Music Philippines. So, hindi nila naisip yun. Parang, deserve ba ni Ken yung ganun lang na halos dugot-pawis yung dugot-pawis at effort at dedication at yung heart niya talaga ibinuhos dyan sa EP Complex na yan. Tapos, ganyan lang ang ginawa ng Warner Music Philippines. So, I wish ko talaga na isang deal or isang album lang yun na pag kasunduan nila ng Warner Music Philippines sa kanilang deal. Kasi kung dyan pa rin si Ken sa Warner Music Philippines, sayang ng talent, masasayang si Ken. Walang mangyayari sa career. And instead na may upflip, ma-introduce sa international, hindi mangyayari yan. Kasi I think parang walang plano talaga sa kanyang Warner Music Philippines. After niyang ibigay yung kanyang tinapos na EP sa Warner, siyempre nag-publicize, release niya na yung Warner Music Philippines. Yung kanyang producer talagang kasi ewan ko lang kung magkano yung kanilang deal sa record deal na nangyari, but walang ibang plano siguro. Talagang hindi ko sinasabing sinabutan si Ken ng Warner Music Philippines, pero ang lakas ng kutob ko talaga na talagang kung intention nilang pasikatin si Ken, hindi ganun ang gagawin nila. Ang dami sa nila mga pakulo, mga pa-surprise, 'di ba, sa mga fans, hindi lang dito sa Pinas. Dapat may mga naisip sila, mga ginawa na promotional sa ibang bansa, especially sa US, kasi nga galing pa lang doon ng SB19. So at least man lang sana hindi nila winish yung opportunity na medyo matunog-tunog ba, kahit konti, medyo matunog pa yung pangalan ni Ken doon. Kasi from SB19, di ba si Ken? So, dapat sinakyan na nila yun. And then, nakapag-promote din sana doon si Ken. And, ang hirap mag-explain. Hindi ko sinasabing kulang sa budget, ha, pero hindi malang naisip talaga ng Warner Music Philippines sa maglagay doon sa Times Square ng promotional ng album. So, sa dami na pumupunta doon, nakapag-promote ng kanyang album na nailagay din sana sa billboard, di sana malaking tulong din yun. So, walang plano talaga ang Warner Music Philippines kay Ken. And yung mga ganitong mga physical album, ganito, itong mga box set na ito, ito yung plaka, ito yung plaka, ito yung cassette tape. Walang mga ganito. Buti pa yung Bulan at Palayo, may nirelisik yan ng mga ganito. And ang dami kong mga naalalang mga nilabas niyang and mga photocards, yung mga ganun pa siyang papakulo. Walang ganun ang Warner Music Philippines. Wala. So, what's up Warner Music Philippines? Anong ginawa niyo sa karir ni Ken? Instead, napasikatin niyo, pinalubog niyo yung karir. Kasi mismo si Ken, nasad siya doon sa isang interview, ang bilis niyang sinagot, tapos na po yung album ko. So, hello? So, ganun lang ba yun? After na dugot pawis, yung nagsunog ng kilay si Ken sa album na Complex, basta-basta lang na ganun lang naging tirada ng Warner Music Philippines. Kasi guys, hirap na hirap ko mag-Tagalog, but tinaray ko yung best ko. Ito na lang masasabi ko. Please, Warner Music Philippines, gawa nyo ng paraan. And I know, hindi pa naman, hindi pa nga, I think, 1 month after na nag-release si Ken, diba? At least,
kahit medyo late na, kumuha pa rin kayo ng paraan para at least wag nyo namang ganyanin, wag nyo namang basta-bastahin yung complex album kasi sobrang ganda. Gumawa kayo ng paraan para at least mag-trending, hindi maging mag-trend talaga siya sa iba-ibang bansa, especially sa US. Kasi nga, isa sa mga pangarap ni Ken na makonquer talaga yung US na yan. Ang dami niyang plano, di ba gusto niya makakolab si Post Malone na kanyang idol. So, mukhang hindi yung mangyayari kasi wala kayong ginawa. Basta in-release nyo lang sa mga ano, sa mga Spotify, iTunes, digital format, sa mga ganyan. Tapos na. So, pasensya na po. Warner Music Philippines, pasensya na talaga. Pero, sabi ko nga dito sa aking YouTube channel, ito ay gagawin kong way para makapag masuportahan ko talaga si Ken. And talagang, kasi nasasayang naman ako sa, sobrang nasasayang ako sa talent and ano sana ni Ken, yung tinatawag na potential. Ang laki ng potential talaga ni Ken na maging isang big star, hindi lang dito sa Philippines. Kaya lang, kung ganyan ang hawak sa kanya, isang katulad ng na walang masyadong effort na ginawa, kumbaga parang binasta-basta lang yung album, ay wag na tayo mag-asa. Yung mga supporter ni Ken, kagaya ko, ng mga avid fans, hindi na tayo mag-expect pa. Siguro, makakabawi si Ken pag umalis siya sa Warner Music Philippines, makahanap siya ng tamang record company na talagang desidido siyang suportahan at may plano sa kanyang pasikatin talaga siya. Kasi wala akong naramdaman na effort na ginawa ng ano. May promises na nilabas ang Warner Music. Ang sabi daw ay mag-intay-intay. Anong petsa na mismong sige nagsabi ay tapos na daw yung album niya. So, masabi ko na sorry guys. Huwag na tayong mag-asa pa at huwag na tayong mag-expect pa sa ano, sa Warner Music na ito kasi nga talaga wala nang plano siguro nga i-level up pa yung album na Complex na ipo-focus ko dito sa hello Warner Music Philippines, ito yung mga ganito mga sana may mga ganito din kayo, pag ganito din kayo para kay Ken, mga ganyan, baka naman wala kayong idea sa mga ganito. Very impossible na yun kung wala kayong idea sa mga plaka, vinyl records, mga cassette tape format, mga ganitong box set CD format, or even siguro kung paano pa kung uso pa until now yung mga tinatawag na mini disc. Di sana, Diyos ko, wala siguro talagang budget para kay Ken ng Warner Music. So nakakasad. Sobrang nakakasad. Pasensya na Warner Music Philippines. Ngayon pala naghihingi na ako ng paumanhin kung medyo yung topic ko ngayon is talaga isang word lang. Isang word lang masasabi ko sa Warner Music Philippines. Nagpabaya. So yun lang. Yung word na yun, sobrang nagpabaya. And ngayon, wala. Ayan. Si Ken ay naghihintay na ng new project para sa SB19. So, yung kanilang third studio album, doon na siya nag-focus ngayon. Kasi, ayaw niya na siguro mag-antay pa sa Warner Music Philippines. Kasi, tinutubuan na ng mga luya yung mga, ano tawag dito. Kaya, ang bilis yan sinagot. Tapos na yung kanyang album. Maybe, in the future, gagawa ulit siya ng mga song na may ihahandog niya sa mga fans niya. But about sa Complex, wala na, tapos na. Parang binasta-basta lang ng Warner. Walang effort na ginawa kasi siguro walang budget. So, and then hindi din siguro talaga believe kay Ken. And walang tiwala kay Ken na kaya ni Ken mag-sold out or mag baka inisip nila baka mag-flop yung mga album na physical album na pwedeng gawin nila. Baka malugi sila. And baka maggasto sila na maggasto sa US, mag-promote kay Ken, syempre.
Ibig sabihin yan, wala silang bilib sa talent ni Ken. So, dapat talaga umalis na si Ken sa Warner Music Philippines. Maghanap siya ng karapat-dapat na kaya siyang pasikatin. Hindi yung sasayangin lang talaga yung talent niya. Kasi tumatakbo yung panahon. So, sabi ko nga, hindi forever young si Ken. I hope talaga alam din niya ng mga gaya ng Warner Music Philippines. Habang bata, habang nasa ano, huwag niyong sayangin. As long as na alam niyong magaling yung artist niyo, suportahan niyo. Pinapapirma niyo ng kontrata, ibig sabihin niyan, lahat ng pwedeng i-support niyo, ibigay niyo sa artist, gawin niyo na. Huwag na kayong mag-antay pa ng kawalan. Kasi nga, wala talaga. So, ayan lang. Next time, bawi na lang si Ken kasi wala. Kahit nga yung ano, billboard lang sa Times Square, walang ginawa ang Warner Music Philippines. Buti pa si Julian San Jose sa kasi Jonah and Sarah Hieronimo. Well, Sarah Hieronimo nga pala naglagay din ng ano, kanyang single before yung cover ng kanyang single na i-post din sa isa sa mga billboard na malaking billboard sa Times Square sa New York. Kay Ken wala. Kahit isang araw man lang na contract doon sa ano sa Times Square na makapag-post si Ken ng promotion ng kanyang complex album, walang ano talaga, walang effort talaga ginawa ang Warner. And wag na tayo mag-asa pa na gagawa ng ganito ang Warner Music na mga ganyan na mga physical album. Wag na tayo mag-asa kasi ngayon pa lang sinasabi ko na itigil na natin yung imahinasyon na maggagawa pa ng mga ganyan Warner Music para kay Ken. So pray na lang natin na kahit ganito ang nangyari sa contract niya sa Warner Music ni Ken, ay patuloy pa rin magsuporta kay Ken yung mga tagahanga, hindi lang sa kay Ken, pati yung buong team, buong ano, family ng SB 1918. Huwag nating pabayaan kay si Ken and tulungan natin na talagang mas lalo siyang sumikat. So yan lang. And sobrang itong vlog ko ito, sobrang disappointment. Minsan nahihirapan ako mag-concept ng ano, pero isa lang ang pakay ko dito, ang i-wake up ang Warner Music Philippines. Baka tulog na o baka may amnesia o ano pa man, nakalimutan na yung kanilang dapat gawin para kay Ken. So ayan po, Warner Music, wake up po, wake up, wake up. Ayan, halo halo. Ayan, baka may nakakalimutan kayong dapat gawin para kay Ken, gawin nyo na po habang hindi pa masyadong kumbaga sa Bicol, kasi medyo labas pa ang tawag dyan. Huwag nyo nang antayin na magiging bilasa na si Ken. Saka kayo gagawa ng mga saka kayo makakaisip na gumawa ng mga ganyan. And buntong hininga na lang masasabi ko sa Warner Music Philippines. Again, pasensya na Warner Music Philippines. Gusto ko lang talagang hindi mabaliwala yung pinaghirapan ni Ken na complex album. And gawin nyo naman yung part nyo. And i-boost nyo yung kahanggang sa kumbaga yung kakayanan nyo na masuportahan talaga yung project ni Ken na complex. And huwag nyo naman ipaparamdam kay Ken na okay, tapos na yon. So, hanggang doon na lang tayo. Huwag ka na mag-asa pa na yung mga pangarap mong yun ay parang malabo pa sa baha. So, parang kulang na lang sabihin nyo yun kay Ken face to face, Warner Music Philippines. Huwag naman ganun. So, yan. I hope sana kay Ken, pasensya na ulit Warner Music Philippines na I hope next album ni Ken, yung full album talaga, na masasabi mo talagang full debut album talaga, ay wag na sa Warner Music Philippines. I hope makahanap siya ng or mahusay at magaling na music company, record company, or siguro I think parang mas maganda pa sa Sony Music na lang ulit, kasi at least 'di ba ang dami mga pakulo ng Sony Music sa SB19, yung mga box sets, physical album, mga ganito,
Diba? Ito release ito ng Sony. Hindi ko alam kung Sony ba to. Basta ang alam ko nasa Sony Music sila eh. And then yung kagaya nung last na nirelease, yung box set ng Wyatt photobook, release yun ng Sony. And ang dami nilang mga pakulo. Walang nangyaring ganyan sa album ni Kenna Complex. After ng Spotify, iTunes, tapos na. So, yun ang kapalit ng dugot pawis ni Ken sa pag-create ng Complex album. Parang hindi deserve, guys. Kayo, guys, ano sa tingin nyo? Deserve ba ni Ken ng ganun-ganun lang na promotion na ginawa ng Warner Music? Hindi man lang naiayos ng mabuti yung kanilang part na para maipromote si Ken, magawa ng mga bakulo, ng mga... Siguro nagkulang yung... Siguro nagkaroon ng mga mental block yung nasa Warner Music Philippines. Walang nangyaring yung marketing nila, wala. Kinalawag na. Walang naging plano. And hanggang doon na lang siguro talaga sa digital format, sa hanggang dyan na lang sa digital download sa iTunes or Spotify, hanggang dyan na lang siguro talaga. Huwag na tayo mag-asa ng mga ganitong mga physical album and mga kahit nga mga poster, wala man lang silang nilabas na website o ginawang special website para kay Ken na pwede ka makapag-purchase kung avid fan ka, na makapag-purchase ka ng mga t-shirt, mga cup, mga kung ano-ano, mga posters with sign. May walang ganun, walang effort na ganun ginawa ang Warner Music Philippines. So yan lang, guys, yung mga thoughts nyo, guys, sa mga kung ano ba ang sa tingin nyo, ano bang nangyari, kapabayaan ba talaga ng Warner Music o mismong si Ken na nag-give up? Ewan ko lang. Sa tingin nyo, guys, i-comment nyo na lang dyan, kasi ang alam ko, ibinigay ni Ken yung kanyang 100%. And para yun sa atin, sa kanyang mga fans. But ang nagkaroon ng kakulangan talaga, ng kapabayaan talaga, sa tingin ko talaga, walang iba. Yan. Kaya masasabi ko ulit, hello, hello, Warner Music Philippines. Ayan, pasensya na lang po talaga, Warner Music Philippines, kung medyo dismayado talaga kami. Hindi lang ako, ha. Kaming lahat ng mga fans ni Ken, sobrang dismayado sa mga nangyaring ito. Na sobrang kapabayaan. Yun. Tapos na daw, sabi ni Ken. So, kailangan na natin tanggapin. So, yan, guys. Pray na lang natin na sa kabila ng lahat na makabawi si Ken next time. So, yan lang, guys. Thank you for watching. Sa mga aking viewers, salamat po ulit sa mga bagong subscriber. At yung mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na lang po para at least part na tayo ng ating family dito sa ating YouTube channel. And jamming out. Yung parati kong sinasabi, jamming tayo dito sa ating munting YouTube channel about sa SB19, kay Ken, sa pag-explore, sa pag ng mga iba-ibang albums, mga aking mga collections, music. So, ibabahagi natin, isi-share natin dito sa ating YouTube channel. So, yan na, huwag nang mag-sad, Ken. Bawi na lang next time. Kasi dahil... Ay, nako. Bawi next time na lang. So, God bless, guys. Thank you for watching.